Inayangan ng suntukan ni Brandon Ingram itong si Draymond Green. Zion inantok nga sa laban. Stephen Curry dismayado naman kay Gary Payton II. Number 7 na Warriors versus number 8 na Pelicans. May chance nga na gumalaw sa standing mga idol ang dalawang team na ito kung sino ang manalo sa kanila. Well, umpisa na natin yan sa ating first quarter kung saan sabayan ng puntos itong dalawang koponan. Pero ang Warriors ang nanguna after ng 5 minutes of playing time, 15-14 kung saan itong si DiVincenzo ay may 5 points na agad. Ito namang Pelicans mga idol, nakadikit naman sa Warriors kahit itong si Stephen Curry umabot na sa 9 points, ay down lamang sila by 3 points, 23-20 with 3 minutes left. Pero sa huling mga minuto nga ay itong si Brandon Ingram at ang New Orleans gumawa ng 11-0 run. Kaya naman pagkatapos ng first quarter ay meron agad silang 36-25 lead. Itong si Ingram ay may 9 points na nga agad mga idol at dito na nga nadismaya. Parang nainis itong si Stephen Curry kay GP2 matapos nga ng bad foul niya at the end of the quarter kay Ingram na nagresulta nga ng 3 free throws. Dito rin sa first quarter mga idol si Zion Williamson na hulikam na inaantok sa laban nga ng Warriors at ng Pelicans nang siya'y binibigyan ng update 6 minutes into the first quarter. Second quarter natin mga idol, inalagaan nga ng Pelicans ang kanilang lamang sa first 3 minutes ng quarter at may 9 point lead pa rin sila after ng end one play ni Steph. Kaso itong si Murphy, binalik nga yan sa 12 points at hirap nga ang Golden State mga idol na dumikit dito nga sa Pelicans nang dahil sa kanilang sloppy play. Dami nga nilang turnovers at may 9 na agad. Dito nga rin binalaan ni Brandon Ingram itong si Draymond na watch out nga daw after siyang i-body check sa fast break. And then next play, sinipa naman ni Draymond Green. Ito nga si Herb Jones mga idol after ng charging foul. Yet next step up itong si Ingram at inayangan ng suntukan itong si Green. Sumenyas nga na let's go to the back nga daw. Napakainit nga mga idol ng labang ito sa second quarter. Pero matapos nga ng away ay lalo pang binaon ng Pelicans itong Warriors. 10-2 run ang pinakawalan matapos nyan. Yet nagka 17 point lead sila at the half, 63-46. Itong si Brandon Ingram ay may 16 points na agad, McCollum 13 points, Stephen Curry 17 points. At sa ating third quarter naman mga idol, monster putback dunk ni Dante DiVincenzo kay Ingram. So umpisang mga segundo bumuhay nga sa opensa ng Warriors. Dahil matapos niyan, gumawa pa sila ng 6-0 run, babasa 9 point lead ang kanilang hinahabol. Bumulusok na nga ang opensa ng Warriors dito mga idol at 5 3-pointer agad ang naipasok. Pero fortunately para sa Pelicans, nandyan nga si Ingram at Trey Murphy para pakalmahin ang ginawa ng Warriors at sagutin nga ito ng kanilang mga puntos. Pero at the perfect time nga mga idol, Stephen Curry uminit at 3 3-pointers ang ipinasok. At bigla nga bumaba na lamang 2-4 point lead ang lamang ng Pelicans. Kasama pa dyan ang salpak neto ni Poole, 89-85 after 3 quarters. At dito na nga sa ating very exciting na 4th quarter mga idol. Ito nga ang Warriors pinagpatuloy ang kanilang magandang paglalaro. At salamat nga sa 4 points na ito nga ni Jordan Poole mga idol dahil sa 9 minute mark ay lumamang na nga ang Warriors 95-94 after nga ng sidestep reverse lay ito ni JP. Tapos nagtulong pa nga mga idol itong si Kuminga at si Jordan Poole habang nagpapahinga si Stephen Curry. At nagkaroon na nga ng 105-98 lead itong Warriors with 5 minutes left. At parang ang inapakan na ni Stephen Curry mga idol itong ang New Orleans Pelicans sa huling mga minuto. Very unstoppable at hindi na talaga siya kinakaya ng Pelicans defense. Kaya nagkaroon na ng 12-point lead ng Warriors with 1 minute left. Kaya hindi na nga rin nakahabol ang New Orleans Pelicans. At itong si Stephen Curry mga idol, 39 points, 8 rebounds, 8 assists. Tumulong si JP ng kanyang 21 points. At ito namang si Ingram may 26 and 7. Murphy meron ngang 21 points. Completed mga idol ng Warriors ang kanilang 20 point comeback.